Hi guys, how's it going? It's me, Icer Mac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a social experiment. This will be our first episode para sa aking pinakabagong content sa aking channel, ang social experiment. Wherein tayo ay pupunta sa iba't ibang lugar para malaman natin ang kalagayan, pag-uugali, pamumuhay ng isang tao sa pamamagitan ng isang experiment na maaari natin i-conduct sa kanila, lalo na sa kalagayang panglipunan ng ating mga Pilipino. Pero bago yun, kung bago ka lang po sa aking channel, maraming salamat po. I am Icer Mac and I do reaction video, e-learning videos, reaction videos, and ito nga, pinakabagong content natin sa ating channel, ang social experiment. Also, pagkatapos mo po sana panoorin itong video na ito, don't forget to like and subscribe, and i-share mo na rin po ito para mapanood and makapagbigay inspirasyon and good vibes sa ating mga manonood. So, simulan na natin. For our first episode, pumunta po kami sa isang lugar dito sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal, upang malaman natin kung karamihan po ba na nakatira dito ay generous pa rin kahit sa mga hindi nila kilala. So, tara, let's watch. Si Joy ng iOMI TV. Kasama po ako ni Icer Mac na magsasagawa ng isang social experiment. Sana po maraming magpainom sa akin at maging patunay na marami pa rin sa mga kababayan natin ang nakahandang tumulong sa mga nangangailangan. Ate, excuse po. Ate, pwede po bang makiinom? Makiinom po kasi nauuhaw lang po ako eh. Ano po kasi may pupuntahan pa ako dyan sa ano eh. Nauuhaw na ako. Ate, thank you po. Actually, isang social experiment po yung ginawa namin para po sa isang YouTube channel. At nag-ano po kami kung parang tinitignan kung may mga nakahanda pa bang magpainom sa stranger. Okay. Thank you so much po. Ano, pag nauho, dapat painin. Thank you po. Pero okay, lang ba may third? Okay lang ba kayong ano? Makuhaan din ng ano? Ano na po, kahit 10 seconds lang. Ano po yung una nyo naramdaman nung may nakiinom sa inyo? Una ko naramdaman sa kanya lumapit sa akin. Sabi niya, ate, pwede po bang makainom? Hindi naman ako nagdalawang isip. Sige po, mapainomin po namin kayo. Kaya nga nagsabi ko, higing po ako ng tubig. Wala naman po sa akin yun. Ang mahalaga sa akin, pag ang tao na uuho, dapat mapainomin. Hindi kailangan na pagduda ka. Sino yun? Parang ganun. Hindi. Wala naman ako naramdaman sa kanya. Okay lang po sa akin. Kasi, tao kang nakuhaw, painumin mo. Okay. Ay, sino naman pwede? Welcome naman ako. Yun lang. Ate, pwede po bang makiinom? Naiwan ko kasi yung pera ko, eh, wala akong pambili. Eh, uhaw na ako. Hindi malamig yung tubig namin. Okay lang po. Silita ko na. Kami uminom ng malamig. Dalite ha. Thank you po. Dalawa. Ate, thank you po ah. Actually, ito po ay isang part ng social experiment. Hindi po talaga ako nauuhaw, kunwari lang po. Nagsasagawa kami ng social experiment, tinitignan namin kung ano, kung sa ilang bahay na pupuntahan namin, kung ilan yung magpapainom sa isang hindi nila kilala. Tapos, ano pong ano, naramdaman nyo nung may lumapit sa inyo na makikiinom? Ano? Wala. Kasi wala naman akong, hindi naman ako namimili.
mahirap mayaman, lungis or ano. Hindi ko na. Pero marami pa rin bang nakikiinom na ganito or? Oo. Ah, okay. So natural lang pala. Marami. Hindi kami. Thank you po. Pensya na. Pero hindi ko talaga kayang ubusin na to kasi. Kasi pag may nangingi sa amin ng tubig, i-uber ko hindi malamig. Kasi wala kami malamig. Okay po. Sa totoong buhay, hindi naman po talaga ako palainom ng malamig. Siya painuman. Ayun nga yung kinakita ko ng bata. Una, yung bata ang ano sa akin. Tapos sinabi niya sa mama niya yata, tapos lola, ganyan. And may lumabas. Pero hindi naman labas na labas. Nandun sila sa may ano, sa may pintuan. Parang nagdadalawang isip kung lalabasin ako. Tinanong kong taga saan ako. So sinabi kong doon ako sa ano, ganyan. Tapos, syempre, tapos sinabi ko pupunta ako doon. At wala akong pera kasi naiwanan ko yung mag ko na ano. Mukhang lame na yung excuse ko. Tapos, ano, ayun, parang nagdalawang isip pa sila ang tagal bago nila ako nilabas. Kala ko nga hindi na nila ako lalabas eh. Pero bandang huli, lumabas din sila. Nagbigay ng ano, naka-plastic cup na tubig. Tapos, sa visor mo na. So, uli-uli, wag niyong iiwanan ang bag niyo. Ganyan. Sinir mo na ako. Pero nagbigay din naman. Hindi ba pa lang, hindi na bagong bagay sa akin ang makiinom sa ibang bahay. Kasi gawain ko na rin yun kahit nung bata pa ako. Ang ano nga lang, kakaiba dito kasi hindi ko naman talaga kilala yung pakikiinuman ko. Tapos, considering na yung panahon ngayon, hindi naman nauso yung nakikiinom sa mga hindi mo kakilala. Parang nakakahiya. Tapos, ang iniisip ko pa kanina, baka may makakilala sa akin ng estudyante. Or, nakakatuwa lang na yung mga pinuntahan ko, kahit parang nung una parang hindi sila makapaniwala na makikiinom ako, nagbigay naman sila agad. Maliban lang dun sa isa na medyo talaga natagalan at hindi naman siguro nakakapagtaka yun dahil nga syempre iniisip din nila yung security nila at sinisilip nila ako kanina talaga. Akala siguro nila nababaliw ako or what. Ganyan. Pero bandang huli, dahil hindi ako umaalis dun sa harap ng bahay nila, binigyan pa rin naman ako. Yun nga lang sinabihan ako na dapat hindi ako nawawalan ng pera, ganyan. Yung gamit ko, hindi ko naiiwan kung saan. Ayun. So, naniniwala ako na kahit pa paano, kahit pa sabing moderno na ang panahon ngayon at lahat, okay, marami pa rin talaga yung nakahandang tumulong sa kanilang kapwa-taong nangangailangan, kahit sa pinakasimpleng paraan.
That's it guys. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. If you like this video, please give this video a thumbs up. Magkita kita po tayo sa susunod na video. This is iSir Mac. Don't forget to subscribe for more social experiment videos. See you in my next video and I'm saying bye-bye.